Andito tayo para pag-usapan ang WCA. Ano ba ang WCA at ano ang mga sangkap nito? Ang unang sangkap nito, syempre, ang eggshell. Saan ba galing ang eggshell natin? Syempre, ito sa mga ginagamit natin sa pang-araw-araw na pagkain ng itlog. Syempre, dapat din natin tinatapon yung mga eggshell natin kasi may mga pakinabang pa yan. At pangalawa, ang suka natin o ang naturally fermented vinegar. Ito ay gawa sa banana vinegar. Madali lang gawin to, saging lang at tubig at kaunting asukal. And next video na, sa susunod na video natin, gagawin at ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa nito. Ano ba ang gamit ng WCA? Ang WCA ay isang pampabulaklak, pampatibay ng dahon para sa mga insekto. Ito ay ginagamit pag malapit na mag-season yung puno. Pagka, halimbawa, tuwing summer, di ba, panahon na ng mangga. Kailangan mag-spray ka na yan bago magsimula mamulaklak para dumami yung bulaklak niya at maging bunga. Okay, how to use? Paano gamitin ito? Sa isang litrong tubig o tubig ulan, idadagdag mo lang ang 1 tablespoon nito. Pwedeng spray o dilig. Okay, pwede rin siyang isama sa ibang natural fermented liquid fertilizer natin katulad ng FPJ, FFJ o seawater. Sa mga susunod na video ko, ipapakita ko rin sa inyo paano gumawa ng mga yan. Okay? Susunod na video na ito, ang procedure kung paano gawin ang WCA. Una, ihanda natin ang eggshell. Ilagay sa toasting pan. At siguraduhin ito ay level o pantay upang pantay-pantay ang kanyang pagkaluto. Ito ay ginagawa upang mamatay ang mga bakterya na nasa eggshell. Siguraduhin nakaset sa 210 degree at 10 to 15 minutes na tagal. Palamagin muna ang natustang eggshell bago ilagay sa garapon. Maglagay ng 10 gramong eggshell sa garapon. At gumamit ng 2 litrong suka o ang ating natural fermented na vinegar. Kung makikita ninyo, dito ay magkakaroon na ng chemical reaction ng eggshell at ang ating vinegar. Siguraduhin maglagay ng space sa ibabaw upang hindi umapaw ang bula. Gumamit ng breathable na takip upang sumingaw ang gas at hindi pumutok ang bote gamit ang tissue paper at goma. Itabi sa madilim at malamig na lugar sa loob ng 7 araw bago i-harvest.
So, ayan na nga. After 7 days, pwede natin siyang i-harvest. So, eto na siya. I-prepare natin yung ating cheesecloth para i-filter yung ating WCA. So, sigurado dyan, may matitira pa ang mga eggshell. So, maaari pa natin siyang gamitin sa susunod na batch. Kumuha ka lang ng bagong suka at ulitin ang procedure na ginawa natin nung umpisa. Pagkatapos nating filterin, kumuha ng masking tape at gumawa ng label. Diyan, maaari mo ring ilagay yung date para matandaan mo kung kailan mo siya ginawa. Yung bote na yan, ayan din yung pinaglagay natin ng suka. So, pwede mo siya dyan ibalik. Mas maganda akong bote para mas tumagal ang kanyang lifespan. Pwede siyang itambak hanggang 6 na buwan.